talagang nag-ano po ako, no? Nag-detox po ako. Hindi ko siya napigilan, no? Puro fast win muna, puro ano po, no? Utot-utot, ganyan. Ang sarap. And then the next na po, may kasama na siya. So talagang pati scrub suit ko nalagyan. It's the most disgusting. So yun yung pinaka talagang hindi ko mailimutan na ginawa sa akin ng Optijuice. Kaya ang tawag sa akin, ano po si Sir Tai Chi? Ano po? Kilala po ako. Asa si Sir Tai Chi, no? So talagang ano po. Pagdating ko sa ano, doon ko nakita sa CR, dahil po ang nurse dormitory nasa taas ng QI, doon ko nakita nung dumumi ako. Nakita ng dalawang mata ko yung mga nilabas ko. Wala naman akong kinain na kulay dilaw, no? Tapos bumubula-bula kasi 7 to 3 ako. Wala naman talaga akong kinain. Pero nung tinignan ko, nagulat ako. Tatlong kulay, may birthday, may yellow, tsaka yung may puti na bula-bula. Yun, parang ang init siya. So hindi ko nababanggit yan kay Apply noon na ako ay nagme-maintenance na noon ng calcium block, no? At malagi akong may catapress sa bulsa ko. Nagme-maintenance na po ako ng hypertension to. So kung alam niyo po ba, may sakit na hypertension, grabe po, no? Ang batok mo, ayan, dito po, bumibigat na parang ang ulo mo ang gaan na hindi mo maintindihan. Sobra po, no? Nung ininom ko ang Optijuice, ininom ko lang siya, tapos may mga ganit-ganit na rin yung kamay ko. Nagano na po kasi ako noon, eh, na umiinom na rin po ako ng mga, yung vitamin B complex, B6, 12 sa mga butong puto kasi masakit na rin po. Marami akong gamot noon, no? Kompleto po kami sa hospital. So, binibigay lang po yun sa mga staff sa pharmacy. So, nung uminom ako ng Optijuice, nawala lahat. Pati yung hingal ko, nawala rin yung ganit-ganit. Diba, ito hindi ko itong mga rayo-rayong manaya at saka arthritis. Inaamin ko, 40 years old ako, pero hindi ko maiganyan, no? So, because of uric acids, marami na rin akong uric acids sa katawan. And after 3 weeks, yes, 3 weeks lang, naramdaman ko gumaan yung pakiramdam ko, tapos yung BP ko na 350 over 120, grabe, no? Doon ako na shock. Pero hindi naman agad ako na positive, eh. Sabi ko siguro gumaling lang din ako. And then along the way po, March 2018, ano po, March, April, May, wala yung hypertension ko, wala na rin yung tingal ko. So doon nag-start, okay? So doon nag-start ang ano ko sa OK, umu-okay ang health ko. And then my sister po, yon, si Mr. Wright, Ma'am Rylene, my sister, no, nagkaroon po siya ng tinatawag nating breast tumor 2016. No po, hindi ko pa alam si Opti. Ang auntie ko kasi namatay na sa colon cancer. The one is natanggal na yung breast, no. So nagsusurvive po ng ano po ngayon ng cancer. Survivor po ngayon ng auntie ko, yung nasa UK. And then my sister nga po, she was 20 years old noon. Nung tapos, nung 22 years old siya, bumalik ulit after 16, 17, 18. Ayan, bumalik po siya ng after 3 years bumalik po yung bukol niya. And then nag-recurrence ulit, tatlong bukol malalaki, hindi yan tatanggalin na. No po, kasi pag bumalik na ang cancer, ibig sabihin mas malakas na siya. No po, so doon, umiyak po kami. So bumalik po, March ko nakilala, and then September, yon bumalik yung bukol ng kapatid ko after 3 years. So yun, nung natanggal yung kwan, inisip ko, kasi kung tatanggalin, iyak na, no? So pray. Hanggang sa dumating, kasi nakalimutan ko na si Opti, kasi wala na yung aking hypertension, wala na rin yung maintenance ko, nag-normal na yung BP ko. And then doon bumalik sa isip ko, bakit kaya hindi ko puntahan si Opti? And ang office pala nito is nasa Welcome Rotunda, and Quezon Institute is nasa tabi lang siya ng De Los Santos, sa may Rodriguez. So doon, no? So pumunta ako doon sa office, sinabi rin ni Box sa akin na nandun lang ang office. So nung pumunta ako doon, kumuha ako ng isang package ulit. Now po, pag doon na po nag-start, binigay ko sa kapatid ko. Yung kapatid ko po na 3 to 4 weeks po, lahat yung bukol niya natunaw, nawala. No, ininom po niya one package. So mula noon, na-positive na kami, yung kapatid ko, nagulat din kami, bakit anong nangyari dito sa bukol ng kapatid ko. So as ano po, ano, nagtatrabaho sa hospital, napakalaking question mark po sa akin, anong nangyari? Ano bang meron sa Optijuice, di ba? Doon ako nag-start. And then when I started po na pumunta sa office, isinier po to sa mga ano, sa mga may sakit. Ano po?
sinishare ko siya sa mga may sakit noon. Kasi sa QI, may mga sakit sa TB, may diabetes pa. No po, may mga problema na po sila sa mga prostate, no po, namamagan na, mataas na po mga uric acids nila, no? Tapos yung mga liver po nila, no, may mga problema na. So, dahil sa mga gamot na iniinom po doon, dahil ang inuman po sa TB is 6 months. So, nakakaroon po na tinatawag natin mga side effects, no, lalo na po yung mga matatas na klase ng gamot na pinapainom, yung may TB na, may diabetes pa, mataas pang uric acids, may grabe po, no, ang dami pong medicine, anong chemicals na pinapasok, no, synthetic medicine, no. So, doon ko po sinubok itong products na to. And one time, nakita ko pa ako may training, sabi ni Bok, mag-training ka kasi may seminar doon sa head office. And then I started po ito, tinignan ko kasi, nabi ko, anong meron dito? Tama. So, nung nagpunta po ako doon, may mga tumatayo noon doon. Akala ko nga noon, naglalaro-laro lang sila. Ano po? So, ganito po, ganyan-ganyan. May bumera, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, I started myself po, no? Na parang ano ba si bumera, si makarot. Sinasabi nila, pero hindi ko malubos maisip na totoo pala yun. Na totoo yun. Yung ginagan. Pero nung ako po, pag nag-duty po ako, wala akong oras, tinitignan ko siya, nag-google ako. So, tinitignan ko si Buamera, grabe po, no? Doon ako na positive. Na ito palang mga nilagay dito, grabe, totoo pala ito. Itong mangosteen, tapos pinag-aralan ko po kung lahat. And then, nung pinagsama ko po, ang tinatawag nating dito po sa gamot, sa hospital, na po sa pharmacia, tapos itong Optijuice, parang doon na pumasok sa akin yung tinatawag nating synthetic into natural. Yan, no po. All medicines prescribed by doctor sa hospital and pharmaceuticals, pumapasok po yan yung tinatawag nating synthetic. No po. Ma'am, sir, ako po dito sa sa 1OP. Actually, hindi naman ako sa negosyo tumingin. Isinare ko lang yung ganda ni Opti. No po. Pinag-aralan ko lang yung products. Pero nagtaka ako kasi may mga tao na minsan hindi sila niniwala. Nung ipinaliwanag ko sa kanila kasi nag-a-attend ako ng seminar sa 1OP, parang napapatitig na ako sa mga sinasabi nila kasi nawala yung bukol ng kapatid ko. Kasi kung wala yun, wala na, no? Tanggal na yung breast ng kapatid ko. I don't know kung nakikemo. Iwan ko kung nakasurvive pa yung kapatid ko kasi ilang taon na ngayon, 3 years na. So po, 3 years na po siya na wala na yung bukol niya. Tapos, doon na po pumasok sa isip ko. Talagang pinag-aralan ko siya, nagbasa ako, and then ang nangyari po, talagang engineer ko sa tao. Nung pinag-aralan ko siya, inintindi ko muna. Kasi nung uminom ako, na-detox ako, no po? Na-detox ako, natanggal yung dumi. Yung pala yun, yung mga problema. Actually po, dito ko lang po nalaman ang salitang oxidants. No, totoo po, no? Hindi naman namin commonly, po yan, ginagamit sa medical at po field, yung oxidants, no po? Antioxidants, hindi po namin yung ginagamit. Dito ko lang po talaga na-review. Sa totoo lang, aminin ko po. Kasi ang pinag-aaralan lang namin po talaga is more on synthetic. Doon ko na-realize, no? Pag sinabing synthetic pala, to simplified na, no? Ang synthetic po, pag bibili ka ng isang gamit, no? Synthetic leather compare into natural leather, mas malang natural kaysa synthetic. Ang synthetic pala, kung ano mo, is panandali ang, no po, hindi siya pang matagalan. Kaya nga po yung mga ginagawa pala namin sa hospital, doon ko na-realize, no? Ito pala ay mga panandalian lamang. O, tingnan nyo po ha. Kasi po ganito, sa pag-share ko po ng products, doon ko na-realize na yung tao pala, pag naintindihan niya, kahit hindi niya po gusto, susubukan niya. Kaya nung ipinaliwanag ko, kasi di ba mayroon akong sa sarili ko, and then sa kapatid ko, tama po. Eh nung napag-aralan ko, matin ako ng mga seminars, sa head office. And then, yun na ang ginawa ko. I'll try to share. Alam niyo po bang mga sinihan ko nito? Mga doktor at nurse po sa QI. So, sabi ko, kung maganda sa akin, bakit kaya hindi ko i-share? Alam niyo, yung una kong sinihan dito, ano po? Doktor mismo, si Dr. Arnold Ortiz na pulmonologist. Kasi ang tagal na po niyang nagtuturok ng insulin sa QI. Grabe, paikot po sa chat. No po, pati sa puso. Tapos may maintenance pa siya, mga Leo block, no? Mga meta blockers. Ang dami po niyang maintenance. So, bakit kaya hindi ko i-share? Ano kaya ang sasabihin ni doktor kung shinare ko to? Nung shinare ko kay doktor ito, grabe po.
Ganun din. Ang nangyari sa akin, ganun din sa kanya. So, sinabi ko, ganito, inumin niya, ganyan, ganyan. So, nang ininom niya, Doc, timplahin niyo po, hanggang dito ang tubig po, Doktor, tapos ito. Tapos, dalawang takip lang sa umaga, Doktor, tanghali, gabi, before meal, 30 minutes. Then, i-flush mo po ng kalahating tubig, basong tubig. Ay, ganun lang ba? Sabi, teka lang, tinignan niya. Alam yung unang tinignan ng Doktor, stevia. Eh, hindi ko naman masyadong binofocus ang stevia doon, no? So, hindi pa ko ganun ka, ano noon, kakabisa or alam itong talagang itong 15-in-1 mix na ito. So sabi niya, ay, may stevia. Tapos habang nagsasalisa siya, dala niya cellphone. Pag dala niya cellphone, tinignan niya, yung post, nakalagay pa po noon is super juice, no? So tinignan niya. Ah, okay. Ah, okay, sige, sige. O sige, Balong, binigay ko sa kanya yung dalawa. Opo, nagbigay ko po sa kanya ng dalawa, ininom niya po doon. Alam niyo po ba na, Monday ko binigay, so Thursday tinawag na niya ako. Kasi everyday yun, opo, nag-check yun ng insulin, ng glucose niya, no? Tapos, after po Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pinatawag niya ako sa ward kasi nasa duty ako. Tapos pinababa niya ako. Then sabi niya, Balong, halika nga dito. Bakit po, Doktor? Makatiman kasi Ilocano. Halika nga dito. Sabi niya sa akin, upo ka dito, Balong. May nakita ko yung kanyang monitoring book, yung notebook niya, tapos yung glucometer niya. Tapos sabi niya sa akin, parang takang-taka siya. Bakit yung sugar daw niya bumaba? Nag-start na po doon. Bumaba yung sugar niya. From, ano po kasi siya, nagpo-450, no? Nag-ano na po siya, nagta-10 units na siya. Ganun po kataas po, 450. Tapos bumababa lang ng 350, 300 for 5 years. Pero ma'am, nung uminom siya ng Optijuice, pinakita niya sa akin yung na-elevate, bumababa. No po, hanggang sa bumaba po siya, hanggang sa nag-150. So nung tinawagan niya ako, ano lang yun ha, gradual yun ha, 5 days. 4 days yan. 4 to 5 days lang niya ininom yung Optijuice. Tapos nung sinabi niya sa akin, Balong, saan ba galing ito? Sabi niya sa akin. Sabi ko, dyan lang po, saan ba ang opisina nito? Dyan lang po sa may ano, Mayon Street. Balong, puntahan mo nga. Tanungin mo nga kung ano, kung saan galing, kung ano, ganyan-ganyan, salita niya sa akin. So nung nakita ko na interesado siya, alam niyo po, nung nag-training ako pagbalik ko, lahat ng training ko, sinabi ko sa kanya, magkano ang membership? Nagpa-membership po siya. Actually po, nag-multiple, ano po yun, nag-seven heads po siya. Si Dr. Arnold Ortiz. So, gamit lang niya yun. No po? Yan po ay proven na ginamit po ng doktor. Actually, bumisit na siya dyan eh. When I'm working, bumisit po siya dyan. And then, after no, nagulat ako, shinare niya yung ito, yung binibenta nila kay, sabi sa akin, no? Na Optijuice, maganda, sabi niya. So, kalat-kalat na po doon, na pinupuntahan na po ako ng mga nurse. Agad tinanong nila sa akin, pwede ba yan? Sabi niya sa mga may vertigo, yan. Ako kasi sir, hindi ako nagme-mens. 5 months na, 4 months na. Ganon, may mga PMS. Tapos lahat po, ma'am, itry nyo po. Malay nyo po, sabi ko sa kanila, makatulong po ito sa inyo. Sinubukan nila, actually po. And lahat po, ngayon, alam nyo naman po, no? Kumalat po yon sa QI. So, alam nyo, yung ano ni Sir Noel, maganda yung food supplement yan, ganyan-ganyan. Hanggang nagpuntahan po sila dyan, sa totoo po, dyan sa QI. Puntahan po sila dyan. And then, nakinig din po sila. Actually, no po, 90% po dyan sa QI, Optimians po yan. Nagpa-member po sila. And then, I started po na i-share. Dito po yan, bigla po akong nag-boom dyan, dito na sa pasyente ko na si Mr. ano po, no? Philip Costub, kung kita niyo yung kalbo, no po? Siya po yung aking top leaders po ng missionaries. Si Sir Philip po noon is parang napungputla, payat-payat, no po? Tapos nakita ko ang tataas na po ng tinatawag natin mga laboratories niya. Grabe po, no? Yung liver niya, mataas yung prostate niya, lahat na po ang tataas, sobra po. So, naawa ko sa kanya. Actually, 3 times ko siya inano po eh. 3 times ko siyang in-approach. Sabi ko, sir, tinatago ko kasi nasa diabetic clinic po ako. Pag Monday, ako po yung nurse doon, no, na duty. Ako yung nag-check lahat ng laboratory nila. Nakita ko siya yung may pinakamataas. Pero nakita ko bata pa siya eh. Sabi ko, nasa 30 plus pa lang siya. And then I share, ayaw niyang maniwala. And then the second time, sinabihan pa niya sa akin, sir, pareho tayong nagtatrabaho. Kasi nagtatrabaho yon sa Mother Socor, sa may Spanya, hospital din.
pumunta po ako dito para magpa-ospital at magpa-doktor, hindi po para dyan. Yan ang salita niya po sa akin. No po, dalawang beses. Yung pangatlo po, na next Monday, talagang inabatang po siya after po nung diabetic clinic, pumunta po ako sa labas. Dala ko po yung Optijuice dalawa. Binigay ko po sa kanya, sir, huwag mo nang bayaran. Bigay po naman po sa iyo yan eh. Sabi ko sa kanya, ay sir, kasi wala nga akong pera. Sabi ko, walang bayad yan. I-try mo yan. So, in-instruct ko siya. Tingnan mo, pag bumaba yan, pag bumaling ka, saka mo ko bayaran. Yan ang sabi ko sa kanya. Tama po. So, kinuha niya. Sige sir ha. Sabi, wala akong babayaran. Wala akong trabaho. Sabi niya, actually, nakasiklib ako ngayon. Sabi niya, hanggang hindi po gumaling yung sakit ko, no? So, ma'am, ano po rin po, 2 weeks, 3 weeks po, grabe po. Kinilabutan ang lahat ng pasyente kasi siya ang pinakasekretary ng mga diabetes sa diabetic area po ng Kwan, QI, mga may sakit sa baga na may diabetes. Tapos nagulat sila, bakit siya ang babanas, gumaganda na yung kutis niya, yung putla niya. No, nag-ano na po siya, nag-bloom. Tapos sabi niya sa akin, sir, sabi niya, salamat ha. Sabi niya, tignan mo sir, bakit ganito, naging normal na daw. Aalisin na ni doktor ito, aalisin na yung insulin ko, sir. Hanggang alam niyo po, hanggang si Sir Philip po, grabe po. After mga 2 months po, wala na po lahat ng maintenance niya. Grabe. Sabi niya, sir, maraming salamat. Hanggang itong taong to, nagpa-member na rin po siya. Tapos binayaran niya ako. Po. So, nung ito na, nung nakita nila na si Sir Philip umu-okay na, yun na po, no? Nag-stockist na rin po yung nurse supervisor ko. Kasi nakikita nila, nagbebenta ako, nakikita nila, no po, maraming bumibili sa akin. So, nakikita nila ako sa QI Pure Gold. Doon ako kasi nag-deliver ng product. Pag may order after po nung duty ko, binibigay ko sa kanila. Then, siyempre, yung mata niya, si Sir Noel, may mga binibenta-benta doon, ganyan. Kasi nalaman nila, nagbibenta pala ako of the juice. To tell you the truth po. So, binibenta ko po ito, 350, no? 200. So, mayroon po akong 150 per bottle. No po? So, ibig sabihin, pag nakabenta ko ng 10, umorder sa akin noon, mababa ang 20, 25. Maganda daming pasyente. Kung sabi ko sa 20, no? Average 20 bottles. No po? Magkano po? 3,000. No po? Extra income po yun. Magkano lang naman sahod ko? Taob na taob, no? Ibig sabihin, ma'am, doon ko nakita yung visa ng Opti. Hanggang sa tinanong nila sa akin, sir, saan ba po ang office nito? Yan. No po? Nung nalaman po nila ng ano nito, dyan po sa sa Mayon Street, nag-seminar din po sila. Actually po, marami po kakong naging pasyente na nag-opti na rin. At magugulat po kayo, 2 months lang po nag-negative lahat, nawala po lahat ang kanilang mga sakit na TB. Gumanda na po lahat. Kahit si doktor na, ito na yung binibigay niya. Pag pinapainom kasi, may 6 months po nagamutan yung Fixcom, yung 6 months na gamutan, isinasama na ito. Kasi po, pag umiinom ka ng TB meds, ano po, naninilaw to, nagiging orange ka, pati pag-ihi mo, nagiging pale, tas nangangati-ngati ka, kasi may mga mga adverse drug reaction po. Itong sinasama po ay grabe po, gumagandang skin, ano po. So, nagbo-bloom sila, totoo po yun. So, nung nakita po nila na maganda ang products, kaya nga po nag-stockist po yung aking supervisor po, si Sir Arnold Ortiz. Ang naglatag pa nga sa akin noon eh, in-invite ko si Sir Lester, yan po, si Sir Dondon, at saka si Coach Gab. Na po, sila po yung pumunta sa akin, Sir Dondon. Sila yung nag-assist sa akin noon nung maglatag ako kay Dr. Arnold Ortiz. Na po, saka doon sa aking nurse supervisor. And then, yun po, nang nakita ko po na magandang nagiging income po, grabe po, no? Sabi ko, grabe, ang ganda pala dito sa One Opti. Nagugulat ako kasi pag checky ko ganito, bakit ganun, no? Pag may nagpapamember, nakita ng mga nurse yun. So nung nakita ko na maganda ang ng products, parang attend din ako ng attend ng trading. Napakahalaga po ng trading, sobra po. Doon po ako na positive ng gusto nung umattend ako ng trading. Katulad po yung trading sa OPP, the products, no, at saka yung complan, talagang paulit-ulit ko yan, no? Sila Coach Dudes, na ang nakita ko po sila Sir Rick Manalo, Sir Ricky Pilones. Ayan po, hindi pa mga ganyan na itsura noon, no? Pero ngayon, ibang-iba na.
Grabe po. Ang daming pinagbago ng mga tao noon nung nag-start ako. Hanggang ngayon si Ma'am Maritlis, no, hindi ka ganyang kaganda yan. Dati si Coach Lester, grabe po, no? Coach Gab, ngayon talagang ang laki ng pinagbago. No po? So, I realize po dahil hindi ko na po rin kaya na hindi ko po sa inyo ang totoo. Minsan po, yung pagre-resign ko, ano po, nandun na yung guiltness na nung nalaman ko yung synthetic medicine, pero inyo po ha, may sakit sa TV, 70 years old, no po? May TV po kasi, pagsasabi ko, ang sakit na TV po, may tinatawag tayong virgin case, no? So, I would like to share, no, something, kasi tuberculosis is one of the deadly disease nowadays, no? Sakit sa baga. So, yung TB po kasi, may tatlong klase yan. Pag virgin case ka, may tatlong klase ng gamutan. First po, yan po yung iinom ka ng 6 na buwan. Tama? Pag gumaling ka, after 2 years or 3 years, babalik yan, magre-recurrence, automatic, nasa, ano ka na po, regimen 2. Ibig sabihin, iinom ka ng gamot, na po, iinom ka ng gamot ng 8 months, yung 2 buwan po, may kasama ng streptomycin, yung may turok. Injection po, no? Dito, sa ano mo, tsaka sa pigi, yan. 2 buwan yun, araw-araw. Tapos iinom ka pa ng gamot, araw-araw. Yung nung una, first stage po, yung 6 na buwan, yun yung puro gamot. Pag bumalik, stage 2, iinom ka ng gamot, may kasama ng streptomycin. Tapos, pag bumalik, ulit, after 2 years, bumalik, MDR ka na, no? Multiple drug resistant. TB kasi po, sir, ma'am, sabihin ko po sa inyo, hangin lang, hahawaan ka na niyan, lalo pag mahinang immune system mo. Bugahan lang kita, hingahan lang kita, lalo na po yung mga nasa, no, nasa office, yan, yung mga aircon, yan, na paipot-ipot lang yung hangin, no po. Kasi akala nila pag naka-aircon, okay, eh lalo na opisina yan, hindi mo naman alam kung sino mga positive dyan kasi may tinatawag tayong mga, ano, mga asymptomatic tsaka symptomatic. Pag asymptomatic, no, tanda nyo, mag-take note na lang po kayo, no? Asymptomatic, yan yung mga may sakit, carrier, na hindi mo kakakitaan ng sign and symptoms, no po? Ay, ganun, ay, opo, ang gwapo, ang ganda, ang sexy, ang yummy, no? Yung pala, carrier siya. Kasi po, nahawa siya. Karamihan po kasi, sabi ko naman sa inyo, totoo, karamihan po sa mga nagkakaroon ng pulmonary diseases, yan yung mga nagtatrabaho sa mall, no po? Yan yung mga nasa confined space na nag-office. Sila po talaga nagkakaroon kasi yung hangin, paikot-ikot lang sa office. And then kung mayroon yung isa, umubo, yan, nasa hangin na. Then pag nasinghot ng isa, papasok yan, titira yan dyan. Hintayin mo na lang mangitlog yan, magre-recurrence na yung TB. Kasi hindi niya pa nararamdaman, kasi hindi pa siya ganun ka-active. Pero ang totoo, no, nangingitlog na yan, yung mga bacterium bacilli. Hanggang sa makaramdam ka na ng alin, makaramdam ka na ng panghihina. Bakit ganun hinahapo ako? Tama? Bakit ganun inubo ako? Tanda nyo po ang ubo na matagal pa sa one. Automatic yun, no po. Hindi na siya common, ano, common cough. Ibig sabihin, may ano na yan, may infection na po yan, no? May bacteria na. So, yan po ang aming sign. Kapag lumagpas ka na ng 1 linggo, magpa-x-ray ka na, no? Yan po kasi yun, no? So, ini-explain ko po sa inyo to para at least, kasi po, alam niyo sa totoo lang, yung common disease po ngayon is pulmonary disease. No po? Yan yung mga reason why people die. No po? Wala naman tao kasi ngayon na nawala sa mundo na hindi sakit ang reason, no? Pwera lang po sa mga na-aksidente at saka yung mga nagpakamatay. Tama? Pero ang totoo po ngayon, lahat ng reason ngayon, sakit. Tama? So, ngayon, ang tanong ko po, ang tao, nagkakasakit yan. Katulad ng mga tuberculosis, yung diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa kidney, sakit sa dugo. Eh ano pa bang mga sakit? No po? Yung mga sakit na yan po is bunga yan ng tinatawag nating ano po? Oxidants. Yan. So, doon ko nakita po ang Optijuice is a ano po, super antioxidant na po, food supplements. So, doon ako nag-start. By the way po, sa totoo lang po, karamihan po, kasi ako po, ma'am, sir, hindi ko nga rin alam po ano ibig sabihin ng oxidants. No po, not until I found out na doon sa pag-review, sa pag-aaral, pag sinabi pa lang oxidants, no po, tandaan nyo ha, because this is antioxidants. Kaya pala nakakasakit ang tao because of oxidants. Ma'am,
Sabi ko po sa inyo, pag nasa ospital kayo, ang mga sakit po, sinasabi nila, namamana. That is synthetic, no? Synthetic mindset. Ay, ikaw nahihilo ka, mataas ang ano mo, hypertension mo. Di ba kasi po yung sinasabi namin, namamana po yan, no? O may namatay ba? Opo, na-stroke po yung ganito. Ah, okay, sige, mana. O diabetes, cancer, ah, namamana. Okay, mana, mana. Yun po. Alam niyo po, dito po ako nagkakaroon ng mga, pag nagpe-present po ako, ang ganda po niyang i-open sa mindset ng mga tao. Na kasi yung tatay po, yung uncle po, yung mga ganun mga sinasabi, hindi po namamana ang sakit. No po? Ma'am, ang sakit po, pwede, nahahawa, nakakahawa, pero hindi siya namamana. No po? Ang pwedeng namamana po, pag congenital disease. No po? Pag genetic disease, yung mga mongoloidal. No po? So, nakakaroon tayo ng mga, ano na ng Panginoon yan, eh, no? Nung nagsama kayong mag-asawa, ganun, mayroong mga defects, hindi na po sakit yun. No po? Genetic na. No po? Ma'am, sir, ang inaano po natin sa one of the juice po is yung mga human tissues, human cells that can na dinidestroy na ng mga oxidants. By the way, yun po ngayon ang aking ini-explain. Sa ating mga optimians, sinasabi natin sa kanila na ang sakit hindi namamana. No po? Ito po ay accumulations of oxidants sa katawan. Pagpasok, ito po, ang oxidants is a poison or chemicals or any form of substance, no? Or particles or enzymes na kapag pinasok mo sa iyong katawan, it can destroy your human cells that can lead or cause oxidations. No po? Oxidations, pagkabulok. Pag marami ng content ng oxidant ang katawan, doon na po nagkakaroon ng mga iba't ibang klase ng ano po, oxidation process, pagkabulok. Ang ibig sabihin po ng oxidation process, yan po yung pagkakaroon mo ng iba't ibang klaseng sakit. Yan, oh. Yung top deadly disease, kasama na po niyan yung diabetes. No po? Kasama na po yung nephrolithiasis, nephrosis sa kidney. No po? Tuberculosis sa baga, pneumonia sa baga, di ba? HIV sa dugo. No po? So, ma'am, sir, sabi ko nga po sa inyo, yan pala po, bukol, tumor, cancer. Ay, grabe. Cause of oxidants. Okay. Do you believe? Sabi ko nga, nay, tay. O, ngayon sinabi nyo na namamana ang sakit. Di ba po? O, tanong mo lang. I-open nyo sa kanila. Kung ako ang tatay mo, ma'am, may sakit ako sa baga, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa kidney. O, di ba? May sakit ako sa dugo. O, tanungin kita, anak, ano ang gusto mong ipamana ko sa'yo? O, di ba? Tawanan sila. Oo nga, ano? Hindi po namamana ang sakit. Yan po ay bunga ng pagdami ng oxidants na ipinasok mo sa katawan. Oy, sir, hindi naman ako kumakain ng lason. Iyon ang pagkakalam natin. Hindi naman ako kumakain ng oxidants. Okay, i-explain ninyo kung ano yung oxidants. Kasi sinabi nyo kanina is the lason, no? Poison or chemicals or substance in any form na po na kapag pinasok mo sa katawan mo is pwedeng makasira ng human cells at makabulok, no? To lead into oxidation process. Yan yung mabubulok ka sa in form of what? Of any kinds of disease. Yan yun. Oxidations. Yan. Pagkakaroon mo ng mga sakit. Ma'am, example, no? Ang sakit kong hypertension, pwede po cause po yan ng mga bara ng cholesterol sa katawan. No po? Yung iba po kasi nagkakaroon na tinatawag silang atherosclerosis, no po? Pagbabara ng cholesterol o ng mga taba sa iyong vein. Okay? Yung pag ikaw po ay masyado po ang content ng kinakain mo, more on fats, no po? Bumabara po yun. Para kasing isto ang ating dugo, ang ating ugat. So, dali ng dalo yun sa ugat. So, para siyang nagiging tartar in the wall o ng ating vein. No po? Halimbawa, yung vein po natin yan, no? Ito po. Pag dumaloy ng dumaloy dyan, yung dugo, may kasama po yan. Andyan ang mga oxidants. Kasama din niya dyan sa dugo mo. No po? Ngayon, may mga fats dyan, magiging maiimbak-imbak dyan sa wall ng vein mo. Hanggang sa maliit na lang yung dinadaanan. No po, hindi na makadaloy ngayon yung dugo mo. So dahil sa gano'n, parang nasasakal na yung dugo mo, lolobo ngayon yung ugat mo. Kasi may ano po, eh, no? May bit ang ating puso. Kasi ano po yan, love dab yan. Kailangan mag-circulate yan sa katawan mo.
Pag yan yung dinadaanan, may bara, syempre, lulobo yan. Yun po, pag hindi natanggal yung puputok. No? Yan yung tinatawag nating katulad ng mga aneurysm, pagputok ng maliliit na vein dito po sa ating batok, no? Because of mga ganun ngang klase, mga atherosclerosis. Atherosclerotic, no? Mga ugat na nababarahan na ng mga kolesterol. Ngayon, dyan papasok yung sinasabi nilang maintenance. Hindi ko kailangan yan, anak, kasi may gamot ako. Kasi, ito lang iniinom ko. Sabi niya, nga, ilang taon na po, nay, tay. Ganyan. So, sabi niya, ay, naku anak, 3 taon na, iniinom ko yan. O, ang dami, mayroon pa siyang lalagyan, tama. Explain mo sa kanya, nanay, o, di ba, umiinom ka ng gamot mo, hypertensive ka, opo, 3 years na, tama po. Ano po bang iniinom mo? Automatic yan, ipasabi naman siya, alozartan, di ba, calciblock, neublock, nicardipine, nipedipine, nicardis, eh lahat po yun, mga vasodilators. Pag sinabing vasodilators, vaso means vein. Dilators, yun po yung mga pampalambot ng ugat. No po? So ibig sabihin yung iniinom ko palang mga gamot, losartan, no po? Iinumin ko yan, palalambutin yung ugat para bumuka, para makadalo yung dugo. O, di ba? Inom, lambot, buka, daloy, dugo. O, yun lang ang gawain ng mga maintenance natin. Ay, ganun bala yung sir? Oo, kaya nga umiinom ka araw-araw eh. Pag inom mo ngayon, oh, bukas, expired na yung visa niya, iinom ka na naman. Bukas, iinom ka na naman. Bukas, o ngayon, marami na, hindi na po masyado bumababa, ipapainumin ka na naman ng amlodipine. Tama po? Yung amlodipine po is a kind of medicine that changes the viscosity of pure blood into turn into like water. Ibig sabihin nun, yung gamot palang amlodipine, o dyan po ha, yung mga nagme-maintenance na mga magulang, ang gawain po niya is pinapalabnaw lang po niya ang dugo mo na parang tubig para makadaloy dun sa natitirang area kung saan pwedeng dumugo. Dumali yung dugo. Ay, ganun pala yun, anak. Opo, nanay, tatay. O, ito ha. Inom, losartan, lalambot, bubuka. Inom, amlodipine, lalabnaw, dadaloy. O, sasara ulit. Inom, bubuka, lalabnaw, dadaloy. Inom, bubuka, lalabnaw, dadaloy. Inom, bubuka, dadaloy. Bubuka, doktor. Sabihin mo naman ang totoo. Tama? O, ngayon, alam mo na. Bakit hindi mo ba tinanong kay doktor kung bakit ang losartan ay gamot? Hindi niya sasabihin sa'yo kasi nga pambuka lang naman niya ng ugat. Yung amlodipine, pampalabnaw lang niya ng dugo. O, di ba po? Ay, grabe po. So, parang sabi ko nga, when I started to work po, talagang nagtuturok-turok na ako ng mga injection na antibiotics, sa IV fluids, natutulog, biglang, sisigaw, grabe po, no? Lalo na po yung mga tinatawag nating mga intravenous medicine, yung mga liquefied, no? Antibiotics, grabe po, nakakasunog pa ng ugat. Tapos po, ang kinamatay nila, hindi po tuberculosis. Ano po ang kinamatay nila? No po, yun ang masakit, you know, kidney failure. Bakit? Nadurog ang kidney dahil sa taas ng mga shots na ipinasok namin sa katawara kong birdugo, tama? Parang hindi na ako masaya, no po? Hindi na po ako masaya noon nung nakita ko po yung ganitong klase ng gamutang ibinibigay ko. Painumin ko pa ha, 500 milligrams 3 times a day sa taas po ng klase ng infection sa baga. Ay, grabe po, no? Matanda, tapos iinom ng ganon. Grabe. Tapos, ang hirap po. Para ang mercy killing ang ginagawa ko, no? At pag hindi kaya po, ito pa pang ginagawa namin, ha? Pag hindi mo kaya po ng amoxicillin, sasamihan mo ang Cotry. Cotrimoxazole. Pag hindi kaya ko, amoxicillin, tsaka Cotrimoxazole. O, pinagsasama namin yon. Pag hindi na po kaya, andyan na po yung tinatawag natin, ano po? Ciprofloxacin. Pag hindi po kaya, cloxacillin. Ay, grabe. Patas ng pataas po, no? So, ibig sabihin, ang mga doktor pala, bumabase lang sa'yo yan. Pag pinainom ka ng gamot at hindi po umaryat, tumaas pa yung antibiotic mo, tataasan din nila yung ibang klaseng brand. No po? Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, ang pag-inom ng gamot, pag pumunta ka sa doktor, sabi ko sa inyo, hindi niya po alam kung anong sakit mo. Kung anong sinabi mo, yun ang sakit mo, yun ang gagamutin nila. Yun ang totoo po. Tingnan niyo, pag pumunta ko sa ospital, ano po nararamdaman niyo? Masakit po ang ulo ko, nahihilo ako. O mataas ang BP mo. Ah, yan, high blood ka. Diba? Sir, ang sakit po ng tiyan ko. Maya-maya, sinabi mo, masakit ang tiyan mo. Ano po?
mamaya hindi naman sasabihin kung bakit ang naging cause, anong gagawin ng mga doktor? Kukuhanan ka namin ng mga laboratories. May tinatawag po kami, ano, cause, pre-diagnosis, at saka yung tinatawag po namin final diagnosis. Ibig sabihin, yung hinala namin nung pumunta ka, sumunod, nag-undergone ka ng mga laboratories, and then pag uwi mo, yun na po yung final diagnosis. Ibig sabihin, aaralin pa nila kung ano yung nararamdaman mo. Tama, dumadaan ka sa maraming klase ng alin, mga tinatawag nating mga process, no? Sa dugo, sa ihi, no? Kung ano naman pinagpapacheck, tapos ipapasitiskan ka kung ano-ano, tapos ang dami mo lang nagastos. Yung pala, wala ka naman sakit, no? Pinagkakwartahan ka lang. Paramihan po sa doktor, ganun po. Lalo pag mayayamanin ka, naku po, kung ano-anong mga ipagagawa sa'yo. Yung pala, ang sakit mo lang naman pala, no? Lamig sa katawan, no po? Kulang lang pala na init sa tubig, no po? So, ma'am, ay ganito ko po ino-open yung mind ng mga client namin. Actually, pag naglalatag kami, we're just like talking lang, tapos we're just like sharing lang. Kasi na yun naman ang totoo. No po? Ayun ang nangyayari. And then, lahat po nag-maintenance, ang sakit po niyan, kidney disease or yung liver. Kasi may mga residuals yan. Pag yung mga medicines na yan, na ininom mo, lalo mga tablets, capsules, na asan po yung mga ano residuals niyan? Naiipon niyan sa iyong aren, naiipon yan sa iyong kidney. No po, pag yung kidney po napuno po siya ng mga residuals, nagkagiging kidney stones yan. Tandaan niyo po ha, hindi lahat po ng kidney stones igawa po sa alat. Marami pong klase po ng kidney stone. We have the uric stones, no po. Yung uric stones po nakukuha yan sa mga kinakain, no po. Pag mataas ang uric acid sa katawan mo, yun, katulad ng mga soft drinks, yan, no? Kakain ka ng mga karne-karne, yan. Kakain ka ng mga bubutoy, mga beans, yan. Tokwa-tokwa, oh, kakain ka ng mga internal organs, mga lamang loob, ha? Yan po yung mga isaw-isaw, yung mga bati-bati kulang, yung mga gizzard, basta mga pagkain lamang ng loob, mataas po sa uric acid yun. Pero kailangan po kasi nating kumain, opo. Pero lahat po kasi ng kinakain natin, contaminated na, puno na siya. Marami na siyang oxidants. No? For example, sir, di naman ako kumakain ng mga oxidants. No po? Kasi yun yung mga sakit na accumulate sa katawan. For example po, yung hypertension dahil sa cholesterol. No? So, ma'am, sa one octane juice po, pag ininom mo, doon tayo sa cholesterol, balik tayo doon sa atherosclerosis. Pag kami po nagme-maintenance, anong sinasabi ko? No po? Ititigil na po ba namin? Hindi po nyo ititigil. Actually po, pinapainom po namin siya ng 1 month. So po, 1 month po naiinom nito kasama ng maintenance. Yun po ang, kasi proven na po yun sa akin, no, sa grupo ko. Iinom po kayo ng Optijuice kasama po ng inyong maintenance for 1 month. Okay? No po, minsan pag tinasabi nilang mataas ang dugo, nagtatatlong takip, umaga, tanghali, gabi, tinataas ko din. Depende dun sa nakikita mo sa sitwasyon niya o dalawa, tanghali. Wala naman kasi itong overdose. Kaya lang po, yung healing process po kasi, ang inaabatan baka yung iba. Kasi po yung totoo, yung healing process, iba-iba po. No? Sa bawat umiinom, iba-iba po ang nagiging ano po nito. Healing process niya sa katawan kasi magkakaiba tayo ng tinatawag na yung pagtanggap na po ng antioxidant sa katawan. Mayroon namang uminom 3 araw lang, kala mo niloloko ka, wala na daw yung sakit niya. Mayroon namang uminom na po ilang, bakit gano'n, nakadalawang buwan na ako, wala pa, di ba? So ibig sabihin, hayaan mo na lang si Optijuice kaya, pero ipaliwanag mo sa kanya na ito po ay healing process. Yun po, kasi di ba, nagkaita-ita ko, nagdumi. Pag hindi mo kasi naipaliwanag yun, tumitigil na sila. Kaya huwag niyong kakalimutan. Kasi ang one of the use is, ano po yan, no? Detoxifier. Ibig sabihin, antioxidant, naglalabas ng dumi. E saan ilalabas yan? No po? Pwede po siyang dumumi ng dumi, no po? Pero hindi po siya yung talagang LPM na, ano, no? Dudumi ka lang ng dudumi, pero yung dumi mo may mga kasamang mga, anon po, makagulat-gulat po. May mga kulay dilaw, may kulay itim, may kulay puti, bumubula-bula. Yun na po yun, yung mga fatty livers mo na lulusaw, na po, ilalabas po niya yun. Tapos yung bituka mo na may mga nabarabarado doon na doon, no? Kaya ka po, yung bituka mo bloated, hindi po, ano, hindi ka dumudumi. Kasi yung alam niyo po, kung titignan mo yung mga bituka, mayroong mga pores yan. Dahil po sa dami na po ng tartar ng bituka mo, hindi nalinis yun. Hindi na po masyado siyang natutunaw. Kasi po may ano po yan, may mga pores.
faux lips po yan. So yun, kailangan matanggal. Eh di ba ang yaman po ng one of the Diyos saan? Andyan si sa mga fiber. Andito po si barley. Andito po si wet grass. Di ba? Sila yung parang mga walis sa ating katawan na naglilinis. Yan po yung sasabihin ninyo. No po? Dapat kabisado mo yung laman ng of the Diyos pag nagsasalita ka. No po? Kasi sa certain sakit, pwede mo siyang ipasok. Katulad po yung bituka natin, hindi nalilinis, wala namang panlinis po dyan. Ito pong gagamitin natin. Kasi po, rich in fiber po ang barley at ang wet grass. Ayan, o diba? Nasasabi nyo na, ma'am, atherosclerosis, pagbabara ng kolesterol, pag uminom ka nyan, sasama sa dugo yan. Yun po ang kasama natin yun, unti-unti pong natatanggal yung bara, nalulusaw. No po? Sumasama po yun sa waste product. Pwede mong ipawis, pwede mong iihi, pwede mong idumi. Depende yan kung anong gagawin niyang katawan mo para ma-i-expel niyan sa katawan mo. No po, may kanya-kanyang paraan ng katawan kung paano niya ilalabas. Yung iba naman po, totoo ha, sobrang pawis. No po, pag umino, kala mo naliligo. Katulad po nung bata na mayroon pong hydrocystic mass dito, si Mr. Jim Well, no po, si Mr. Jim Well sa yung bata po, na siya siguro is nasa 5 years old na, sa amin po yon sa Zambales, with Sir Nelson, no po. Akala niya, yung nanay niya, unong po ng inong nito, dalawang buwan, wala ng taasa, hindi raw ni impis. Pero after, Diyos ko po, no? After 2 months po, Diyos ko, pawis ng pawis, parang naliligo yung bata. Tapos, nanonotice nila, lumilit na lumilit yung bukol, hanggang ngayon, wala na po. No po, ganun pala ang optitudes. Hintayin mo kung paano niya aayusin, kung hanggang saan. Basta sabihin niyo po, ilang optigus pang inumin ko bago ko gumaling, sabi mo, depende po yan, no po, sa consistency ng oxidants sa katawan mo. Para pag pinasok si antioxidants po, depende yan kung paano mag-react ang katawan mo sa mabilisan pong matutulungan po kayo, no po, na maibsan po yung karamdaman na yan. Yun ang sabihin ninyo, depende po sa pag-absorb ng katawan nyo, no po. Kaya nga po, ma'am, sir, dapat alam nyo po, naiintindihan nyo po ng one of the juice po is isang food supplements na mayroon po siyang mga antioxidants. Ang oxidants na yan, nakukuha sa mga kinakain, katulad nung baboy, di ba? Kumakain ba tayo ng feeds? Hindi. Umiinom ba tayo ng mga betrasin? Hindi. Ano pa yung mga antibiotics na tinuturok sa kanya? Hindi. Pero kinain mo siya eh, di ba? Inadobo mo siya, pinorchop mo siya, nilitsyon mo pa. O, so lahat ng kinain ng baboy, nasa katawan mo din. Accumulation of oxidants. O, ipon. Ang sarap ng Coke, ang sarap ng Pepsi, ang sarap ng RC. Eh, di ba kulay itim lahat yan? Inaubos mo pa yung 1 litro, umihi ka, nasaan yung kulay itim? Di ba wala? Pumunta ka na naman sa inasal. Tama? Anong kinain mo doon? Di ba manok? Yung manok din. Tama? Anong kinain nun? Di ba feeds din? Betrasin? O, lahat yun, kinain mo. O, ayan, ipon. Eh, pag sinausawan mo pa. Sinausawan mo pa ng alin? Toyo, kalamansi, grabe, nasarapang ka, nilagyan mo pa sili. Eh, yung tuyo, ang itim nun. Eh, asaan ang yung toyo nung umihi ka? Di ba, nandiyan na lahat. Kaya nga po sabi ko sa inyo, wala na pong ligtas. Eh, kahit naman po yung palay, ako po nandito sa Tarlac, ang tatay ko nagpabili ng abono, 6, nasako. Diyos ko po, sabi ko, tayo yan po ang nilalang, oo anak. Ma'am, sir, wala na pong bigas o palay dito na itinatanim mo, no po, tinatanim mo na walang abono, tatawanan ka dito. Hindi tutubo yan. Tama? So, lahat po pala yun, nakocontaminate na yung palay pag tumubo yan. Lahat po yun, yung butil-butil niyan, lahat po ng butil niyan, mayroon na pong chemicals. No, nagtanim kami ng sili, nagtanim kami ng sitaw. Alam niyo po ba na ang sili hindi bubunga kung di mo i-sprayhan? Tapos po yung sitaw, hindi po yan hahaba kung di mo i-sprayhan, nababanso. Pero pag in-sprayhan, tuwang-tuwa yung nanay ko, ang haba. Tapos pag na naman po, mag-aani yung nanay ko, nagagalit sa tatay ko, oh, nagbatik na kita, utong-utong. Sabi niya, alit ng mga sitaw-sitaw na yan. Ag-spray ka man eh, ag-spray ka na, mag-spray ka na. O pag-spray niya, after mga 2-3 days, grabe, ang haba ng mga sitaw. Tapos saraw na sarap tayo magluto. O di ba, contaminated na po yung lahat. So lahat po yun, kaya tayo nagkakasakit. Kasi nung unang panahon po, no, kung iisipin mo, walang doktor, walang hospital. Pero ang buhay ng tao, ang haba. Magagamit niyo po ito sa pag-open, no po? Kasi ang mga tao po kasi, pag ikaw ay nag-demo, try to open their minds between, yung pagkakaroon po natin ng pagkakaiba before and now. Bakit pa yung off-videos ngayon? Kasi ini-explain mo, noon wala kasi, no? Walang doktor, walang ospital, no po, ang haba ng buhay ng tao.
sabihin mo rin, mag-example, kasi Sarah nga nabuntis pa. Sa Biblia, isang taon, 100 years old, nabuntis na yung kaya mayroon, tawanan yung mga yan. So, nabubuksan mo na yung isip nila. Oo nga, ano, noon 100 years old, si Sarah nabuntis pa, ngayon kaya may 100 years old pa magbuntis? Wala na. Tama. Bakit kaya? Eh, kasi noon, puro organics ang products, walang chemicals. Tama? Kaya nga sabi ko noon, pag sinabi pong natural, organics, hindi po yan dumaan sa anumang chemical. No po, walang nilagay dyan. Tumubo lang yan ng pusa. No po, ibig sabihin, nature's, no? Nature's way, no? Na siya po ay tumubo. Walang hinalong chemicals para po siya ay tumubo. Mayroon pa bang ganun ngayon? Mayroon pa ba? O, doon nga sa mga kinakain natin, pinapakain pa natin sa mga anak. Anong gusto mo? Hot dog. Anak, yung anong gusto mo, di ba? Saan ka naman nakakita ng isda na hindi nabulok ng isang taon o tas pinakain mo sa anak mo or ikaw kinain mo, di ba? Nagugulat sila, may ganun ba? Di ba? Pero pag pinaliwanag mo sa kananay, mayroon. Andyan po ang Ligo Sardines 555, di ba? Hokkaido, oo. Hindi nabenta ng isang taon, tas ikaw bumili, kinain mo, di ba? Ibig sabihin, ang daming preservatives noon, carcinogenics, no, MSG, ano pa, ang gusto mong kainin sa katawan mo, may lata yun, sa lata, o lahat yun, contaminated. Di ba mga nagkakasakit po ngayon ng cancers, karamihan po ha, sakit yan ng mayaman. Opo, kasi ganito po yun. Yung mga mayayaman, maraming ano yan, ano po, processed foods ha, ano po, yung mga canned goods yan. Ano po, Inday, I want luncheon meat please. Inday, can I have a corned beef please, spam please. O, di ba? Dami nilang stock. O, kala nila yun, yung kasosyalan. Hindi nila alam, punong-puno yon ng alin? Ng oxidants, uric acids, MSG, preservatives. O, ayan, ipon-ipon sa katawan. Ang tawag dyan, yan yung oxidants. Umanda ka, ha? Pagdating ng panahon na sobrahan na yung oxidants sa katawan mo, magre-react na yan. Depende kung anong organs mo ang naapektuhan. Oh, because of oxidants, lahat ng internal organs mo naapektuhan. Kaya depende na lang kung sino ang maunang mairita, no? So, una sa lahat, yung kidney mo ang tinira or yung pancreas mo. Yung pancreas mo na lang,